Welcome mga boss at isang mabilisang vlog lang to para sa ano sa ilang viewers natin na nagtatanong kung paano malaman kung sira yung mga potentiometers o kaya volume control. So kadalasan hindi siguro nila nakikita yung buong vlog ko. May mga vlog kasi ako na pinakita ko kung paano pagpistol nito. So kahit napanood nila, tatanungin pa rin nila kung paano daw malaman kung sira na yung ano potentiometers kasi lagi daw ako palit ng palit. So dito sa vlog natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nalalaman kung sira o ano. Meron ako ditong mga ayos, tapos ito naman yung mga pinagpalitan ko dyan sa ginagawa kong sakura. So ginawa ko lang tong individual para madali lang yung hanapin yung video ko. So unahin natin tong 50k. Ayan, 50k na stereo na potentiometers para to sa tone control ginagamit. So ang pag-test nito mga boss ay gitna gilid lang. So ayan, check nyo lang yung, tika lang, ilapit natin yung tester. Medyo masilaw ata. Gawa tayo ng patungan. So para makita nyo talaga, gitna gilid lang mga boss. So bihitin muna natin. Pakanan. So isagad natin. Tapos i-check natin yung gitna gilid dito tayo. So ayan mga boss, may palo. So ayan, hindi napantay yung reading niya. So kada linya nito mga boss, halimbawa ito, isang channel to, kaya left to o right to. So mapapansin nyo dito pa lang, may depekto na siya. Kasi ano eh. Ayan oh. Na ano, iba na yung reading niya mga boss, hindi na ano, hindi na normal. So hindi na pantay yung reading niya. Pihit naman natin sa kabila. Pag ganyan mga boss, may depekto na yan. Yan oh, hindi na pantay yung reading niya eh. Maaring pag nakakabit pa to, gumagana pa pero mahina na. Halimbawa kung sa bus to, maaring mahina na yung bus o kaya hindi pantay ang bus ng left channel sa right channel. Kaya kadalasan pinapalitan to. So ipapakita ko naman sa inyo, kukuha ako ng bago. Ito yung bago mga boss. So napihit na natin sa ano, sa kabilang side. Kister natin na. Oh, kita nyo halos 2 ohms yung ano, yung kabila naman. Oh, pantay ang reading niya, 'di ba? Pihitin ko naman sa kabila. Oh. 'Di ba? Kita nyo na ang kaibahan ng sira sa ayos. Kumpara natin ha. Lagay natin sa dulo, tapos dulo din 'to. Yan. Pagtapatin natin para makita nyo. So ito yung depektibo, yan. Kung titingnan mo, nasa 10 ohms na yung ano niya, reading niya. Dito sa kabila naman ay nasa 2 ohms. So magkaiba rin mga boss. Tapos yung dulo naman niya, nagpa-fluctuate na yung reading niya. Oh. Dito, parehos. So dito pala makikita nyo. Ito yung bago, ito naman yung pinagpalitan. Sa ganitong istoryo, ganun lang din ang pag-tester. Same lang din po mga boss kahit sa ano. Kahit dito sa mono, yung 3 pins. Check natin tong 3 pins na to. Ito naman eh, kadalasan sa balance, sa mic at saka sa ano. Tama, balance at saka mic lang. Check natin yung dulo. Tester natin ah. Oh, walang palo mga boss. Ibig sabihin, patay talaga to. Wala oh, dito sa kabila. Pag ganito mga boss, ang nangyari pag ganitong walang palo talaga, halimbawa kung sa mic to, hindi kagana yung mic nyo. Kung sa echo naman to, hindi kagana ang echo. So kuha tayo ng ano ng bago. Ito yung bago. Check natin yung bago. Oh, ayan.
Nasa 2 ohms ang rating niya ng gitna sa gat niya. Gitna lang at saka yung dulo. Kung dito naman sa dulo kasi, pwede naman yan. So kung ang nakalagay dito sa ano niya, ang pag-test naman ito ng dulo-dulo mga boss, idilipat mo yung range mo sa 1K o at least 10K. Kasi ang maririd mo dyan yung eksaktong 50K. Dulo-dulo yan o. Oh. Oh. Naka-range ako sa 10K niyan. Tika lang, ayayin ko muna. 0 ohms ko. Yan. So ayan, 5. Nasa 5K may gate. 5K. 5 times 10 equals 50K. So buo to. Check natin tong ano. Sira. Oh, may reading pa rin. Pero yung gitna niya, yun ang patay na mga boss. Kadalasan naman dyan, yung nawawala lang yung gitna niya. Kasi yun lang ang yung kamay na ano, yun lang ang kamay na gumagana. So tanggalin natin to para makita niyo yung laman. Kung bakit siya nasisira mga boss. So ito yung laman ng ano. Yan lang. Kadalasan yan lang yung kamay niya na gumagalaw kaya nagbabago yung value. Ayan. Kadalasan dito yan sa puno naglulus. Ayan o. Naglulus yan dito. Pag pinasukan mga boss ng alikabok yan, carbon lang lahat yan. Napuput-put siya. Kaya nagbabago yung contact niya. Ngayon, dito naman tayo sa volume. Sa main volume naman, may kita nyo. Yan. Bali, 8 pins siya. Ang pinaka-function talaga dito ng main volume control ay ito. Ito kasi ay para sa loudness. Nakatap yan dyan sa gitna ng nito. Sa gitna nito. Nakatap lang yan dyan. So, check natin mga boss to. Kung okay pa yung dulo-dulo muna kasi nakasit tayo sa nakasit tayo ngayon sa times 10K. So, okay pa yung dulo-dulo niya mga boss. Yan, gumagana pa. Ngayon, check naman natin yung gitna dulo kung okay pa yung function niya. Ayun mga boss, mahina na. Yan, 15 value na, iba na yung resistance niya. Ayan, tingnan mo. So ito yung itong ano na to ay sa ground. Ito naman yung output niya. Dito papasok yung signal tapos lalabas dito. Ganun din dito sa kabila. So ito naman ay tap lang para sa loudness. Meron yan dito. Pag nakasit ka sa ano, mamaya tester natin yan sa 10K muna. Ngayon. Ayan, meron pa. Meron pa connection yung loudness. Balik tayo sa 1. So, ayan mga boss. Pihit natin. Wala na rin. Gumagana pa to pero mahina na. Ayan. Kita nyo magkaiba na yung ano niya. Magkaiba na yung reading niya kada channel. So, pag ganito ang sitwasyon mga boss, pag ito nakakabit, ang mangyari dito, maaari yung isang channel ay malakas, maaari yung isang channel ay mahina. Tapos mahina talaga in general yung output nila kasi iba na yung ano, nagbago na yung value nila, nagbago na yung resistance nila. Kuha tayo ng ano, bago. So ito yung bago mga boss. Teka lang, i-check ko lang sa ganito. So check natin yung dulo gitna. Yan yung ayos. Yan. Ulitin natin.
Yan mga boss, yan. So pantay siya. Ito naman sa kabila. Oh. Tika lang, hindi ko pala 'to na 0 ohms, yan. Kaya mapapansin niyo ano. 0 ohms natin. Oh. Oh, okay. Ganyan mga boss yung ayos, ha. Yan. So pag ito ditong part ang nawala ng koneksyon, maaaring kaso niyan. Halimbawa, tika lang, ayusin natin. Yan. Pag itong part na dalawan dito, pag nawala niya ng koneksyon, papunta dito, ang magiging mangyari niyan, tumutunog siya kahit walang ano, kahit tinaan mo, tumutunog pa rin siya. Kasi itong part na to ay connection to sa ground. So ipapaliwanag ko dun mamaya sa board. So check muna natin tuling ano. Baka sakaling binago ko yung 0 ohms, nagbago din. Ganun pa rin mga boss, sira yan. Sira, mahina. Kumpara mo dito sa ano, malakas. So ganun po yung pag-check ng volume. Sika lang, sira pala to. Ito naman yung ano, ito naman yung connection ng ano. Papaliwanag ko dito. May nagtatanong kasi. So kung mapapansin nyo dito, yan magkasama yung gitna, yung dulo yung sinasabi ko. Ito kasi siya naka-connecta sa negative, sa ground. So ayan, kung susundan mo yan hanggang doon, yan. Punta yan sa ground, yan, negative yan. So, ang dami. Tingnan natin dito, may jumper siya, diba? Dito na tayo pumunta. So, may jumper siya dito. Yan, negative connection yan. So, ground yan mga boss. Sa negative niya, sa ground. Ayan, oh. So, tingnan natin dito sa, ayan, oh, naka-indicate letter G sa dulo. Ito yan. Yan, tester natin dito ngayon sa letter G sa ground yung negative. Ano ba to? Ah, letter C pala mga boss. Mali pala yung ano, letter C pala yan, no, sa ano yun to, sa equalizer. Ito pala yung G, yung ground sa pagitan ng left and right. Sinsya na mga boss. Medyo mahina ang mata ko. So, yung ground niya ay ito. So, ayan. Pag tinister mo at wala ka nakuhang palo dyan, putol yung linya mo. Putol yung linya mo ng ano, ng ground. Yan. Pag putol ang linya nitong ground, ang mangyari dyan mga boss, magkakaroon ng sounds yung amplifier mo na hindi mo makokontrol yung ano, tunog niya. Pag on mo pa lang, kahit nakababa yung volume mo, may tumutunog na agad. Ang masaklapan yan, malakas yung tunog. So, hindi mo makokontrol kung maputol ang linya nitong ground. Yan. Susundan mo yan. Titingnan mo, baka minsan dito, o kaya dito, natuklap na. Hindi na nakakontak na maayos. Pag naputol yung ground, tutunog yung amplifier mo. Pag dito naman mga boss, ang naputol, wala talagang tunog. Halimbawa, ito kasi yung output niya na eh. Papunta na to doon sa baba. Yan, susundan mo. Papunta na yan doon sa baba. Dumaan lang yan dito sa loudness, saka sa isbas. Hanggang doon na yan sa, ano, sa baba. Papunta na sa tone control. So, itong gitna, output po yan. So, yung signal naman ay manggagaling sa selector. Dito po, sa dalawang yan. Ganon din, pag naputol ang linya niyan, ayan, no, mapapansin nyo yan. Dadaan pa yan dun sa, ano, tapos tatawid yan dun. Mabalik yan dito. Sa, ano, sa, ito yung input ka, o output kasi ng galing sa selector. So, mapapansin nyo yan, in. Dadaan siya ng resistor, ayan. Resistor, tapos, ayan, kapasitor, resistor uli. Ayan, papunta na dito, ayan. Ayan sila, oh. Ganon din tong isa.
itong isa yan din, no. Dadaan dyan, yan, tapos may resisto. So, papunta siya dito sa ano. So, ito yung in. Pag may sira dito yung in, pag nawala niyang linya nitong in, wala ding sounds ang ano, amplifier nyo. Ito namang nasa dulo ay connection ng loudness. Pag naputol to, kaya nasira yung volume, kahit anong pindot mo nitong ano, loudness ay hindi siya tutunog. Kahit anong galaw mo dyan, kahit good naman yung switch, hindi siya tutunog. So, ganun lang mga boss ang pag-test ng, ano, ng volume control. Sana may nakuha kayong dagdag kalaman sa munting share ko. Nga pala, dito sa pag-test naman ng switch na to, kung gumagana, ipapakita ko na lang din. So, double pull, double throw lang to. Pag nakaangat ang ano, dito muna tayo sa isbas. Yan, pag nakaangat yan, ayan o, papalo yan, nakaangat to ha, hindi ko pa pinipindot. Pag pinindot mo yan, yan, at tika lang ulitin natin. Pag pinindot mo yan, yan, mawawala, kasi lilipat na siya dito. Ito na yan, gitna dulo lang din ang pag-test nito mga boss. Ayan. O, diba? Tapos dito naman, ito ay para sa loudness. Pag nakaangat, yan, gumagana. Kaya lang mga sablay, mga boss. Pag ganyan, gumagalaw-galaw siya. So, lilinisan natin yan mamaya. Sa kabila, ayaw gumana mga boss. Ibig sabihin, may depekto tong loudness natin na switch. Ayan, no? Ayaw gumana. O, baka tiin ko lang. Ay, di, ay, nawawala talaga. Tingnan natin yung on. So, sa on, gumagana. Lalangisan ko yan mamaya para malinis. Sablay yung switch na to. Dito naman sa selector, simple lang tong selector. So, off natin. Ito yung kumo nila. Ito yung kumo nila. Check natin sa dulo. Yan, may palo. Sa dulo may palo. Pag pinihit mo yan pabalik, ito naman susunod na may contact yan. Ito pa yung kumo. Tingnan nyo ha, yan. Tapos, pag inon mo pa uli, baba, mamamatay siya. Dito naman siya sa kabila, yan. Yan. Tapos, pag inon mo pa uli, ito naman ang contact, yan. Isa pang pihit, wala na pala mga boss. Hanggang doon lang. So, ganun lang pag pag-test ng selector. So hanggang dito na lang muna mga boss at medyo mahaba na yung video ko. Siguro tama na to. Biglaan lang to habang ginagawa ko tong amplifier, siningit ko lang. So kita-kita tayo sa susunod na vlog ko, taposin ko na tong amplifier. Pinakita ko lang yung sa volume para ano, para tawag dito, para malaman din ng iba kung paano pag-test. Pinaka basic lang po yan na pag-test. Kasi analog lang din ang gamit natin. So hanggang sa muli, paalam at kita-kita ulit tayo.